Hello guys! Good day! Ito po ulit si Master J Rider. And for today, ito yung ating first video for the year 2023. Bago tayo mag-proceed sa ating video, shoutout muna tayo ng ilang nating subscribers na masubid na sumusubay-subay sa ating channel. And also guys, Happy New Year sa inyong lahat. I hope naging masaya kayo sa inyong year end at pagsalubong sa new year 2023. So guys, shoutout nga pala kay Z Venture TV. Shoutout sa iyo brother, ride safe. At kay Jonel Torregosa. Shoutout sa iyo brother. Kay Ronnie Rico, shoutout to you. And Sonny Reyes. Also kay Reynaldo Suerte. Shoutout sa iyo brother. Kay Gabriel De Los Reyes. For the next time na content ko, sasabihin ko yung aking ginagamit na GoPro. Paano siya nakatat sa helmet ko. So para may idea ka sir kung ano yung ginagamit ko pang vlog. Tsaka pa-shoutout din. Shoutout sa inyo sa Storgio family. Shoutout sa inyo. Salamat po sa pagsubaybay sa aking mga videos. And that's all mga guys. So for today guys, magkakabit po tayo ng accessories kaya Z900. So, dumating na po yung mga basic na accessories na in-order ko from Lazada. Like this. Para siya sa stand. So, para mas maging wide yung step ng stand sa ground. Kung mapatapak siya sa mga malalambot na surface, hindi kagad siya matutumba. Dahil alam niyo naman, may kabigatan si Z900. Tapos, siyempre, ito yung pinaka-importante, yung radiator guard. So, umorder din tayo ng radiator guard para kay Z900. So guys, patigas siya na. Kakabit natin. Siguro ito muli yung uli natin kakabit. Para kay Z900. Of course, uli yung mga bolts and nuts, stainless steel, Allen. M6. Of course guys, tinry ko rin ito, no? Yung tank pads sa slime. So transparent yung pinili ko. Tsaka ito merong isa. Try din natin. So galing siya sa scratch no more. Try din natin ito. Sticker lang siya, dinitik. Tsaka ito, guys. I-order din tayo na windshield. So yun guys, yun yung mga accessories na nabili ko for now. And of course, magkakabit din tayo ng mga mounts natin for the cellphone. Quad locks. At
with push lock kasi parehas lang naman din sila ng function. Tsaka nasubukan ko naman dun kay Ninja 650 na okay din itong push lock. Tsaka yung side mounts. Para siyang elbow. Para dun sa handlebar. So guys, unahin natin ikabit yung radiator guard. So guys, ito. Dito siya. So guys, now para ma-access natin yung radiator guard. See? Ito guys, napaka-sensitive nitong mga pins na to, no? Pwede siyang mabutas just in case na matamaan siya ng malalamang bato. Madali lang yan makupi guys. At pwede rin siyang mabutas, magkakaroon ka ng leak. So mas maigi na lagyan siya ng protector, ng cover. Habang bago pa siya. No? So ganda lagyan. At saka malinis pa. So tatanggalin natin to guys, ito. Itong mga fastener na yan. Nakikita nyo, madilim. So yan guys, itong fastener na to. 1 2, tapos may isa dito, 3, 4, limang fastener both sides. So tatanggalin natin yan. Ito, lima din dito, 1, 2, 3, 4, 5, para magkaroon tayo ng access dito sa upper side para malagyan ng bolt. Okay guys, umpisa natin. Tapos dito, ito tatanggalin ko to kasi wala namang front plate para malagay ko yung windshield na malaki. Kasi guys, alam nyo naman pag naked bike, no? Talagang salon-salo mo yung hangin. So, hindi ko nyo pinakita sa inyo, pero kinabit ko na yung spool. Yan, yung spool niya. Tsaka yung bago niyang paddock stand. So, ito guys, naiikot to. No? Hindi kagaya nung gaya 650, fix lang siya. Ito, naiikot siya. Okay guys. So guys, simulan natin pagkabit. DIY lang tayo guys kasi madali lang may kapit. Of course, as if mga passengers. Guys, meron na tayo clear na access para dyan sa radiator. So guys, same lang din yung gagawin natin sa kabilang side. Thank you.
So yun guys, kabit na guys. So ang ginawa ko guys, nilagyan ko ng isa pang nut in between, no? Para hindi siya dumikit. Kasi pag wala siyang spacer, dikit na dikit siya, no? Kung may tatama, may chance na ma-hit pa rin yung fins ng radiator. So mas maganda kung medyo may clearance siya, no? Para may play siya. So guys, babalik ko na yung fairings. So guys, ayun na. Kabit na siya ulit. Okay. So meron ng protection yung ating radiator, no? So guys, next natin tong yung windshield. Next natin yung TFT protector, yung screen protector ng TFT. So ito siya guys. So meron na siyang panglinis at sama na siya dun sa ano. So guys, subukan natin kabitan. Guys, no? Tanggal natin yung linis ng alcohol, tapos punasan natin ang microfiber para matanggal yung mga dumi.
Saan natin ilagay ito, guys? So, una niyang aalisin yung ito. Ito ang naka-front doon. So, guys, ayan na po. At nakabit na natin yung TFT protector. Yung TFT display protector. And, guys, nilagyan na rin natin siya ng mounts with the vibration dampener. So, kinumbine ko siya. Push lock. Quad lock. Quad lock. Quad lock. And then, dinagyan din natin ito. Yung takip ng ating fluid reservoir for Brembo brakes caliper. So, tsaka ito, guys, nilagyan na rin natin ng pads. So, para iwas scratch, guys. Tsaka ito. Ganito, guys, yung transparent. Ayan. So, para siyang jelly siya, no? Gaspang siya. So, same din sa kabila. Yan, guys. So, yan, guys, yung mga upgrades na nilagay natin. Basic. Para kay Z900. Tsaka ito, guys, yung windshield. Tapos, yung ating logo. Ilagay na rin natin, guys. So, guys, no, yung ating slider, frame slider to follow na yung pagdating niyan. So, on order pa siya. Kaya, next na natin yung naikakabit kapag na-receive ko na. Lalagyan natin ang protection din yung engine. Tsaka dito, kabilaan. So, may na-order din na protector para dito. Para iwas gas-gas, guys. At saka ito. So, guys, thank you for watching. Dito ko na tatapusin itong vlog ko. I hope gustuhan nyo po yung video. Updates para kay Z900. Ito po ang inyong lingkod, Master J Rider. Ride safe, guys. Peace out. Ciao. Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface.